ang Pilipinas ay kukuha ng karagdagang mga helicopters tulad ng T-129, dalawang squadron ng Black Hawks, at ang pagpapatuloy ng acquisition ng Bell 412. Umpisahan natin sa unang balita. Ayon sa ating source na nagmumula sa Max Defense Philippines, sinasabi nila na higit 30 combat helicopters ang inaasahan kukuhanin ng Philippine Air Force. Ayon sa kanilang paliwanag, lumalabas anya na kinakailangan ng nasabing Departamento ng Bansa ang 32 units ng mga Black Hawk helicopters, kung saan ang dalawang squadrons nito ay bumibilang ng 16 units. Kasunod nito, inaasahan din ang panibagong 8 units ng Bell 412 Combat Utility Helicopters. Ito anya ay simula ng ang naudlot na pagkuha sana ng 8 units ng Bell 412 at lumalabas na 5 lamang ang nakarating. At isa pa dito, napagplanuhan ng AFP na gawing Combat Utility Helicopter ang 3 VVIP at karagdagang 8 pa para magkaroon ng kabuuang isang squadron na may 16 units na Bell 412 Combat Utility Helicopter ang Pilipinas. Kung inyong matatandaan, kasama nga dito sa mga pagbabago ang napurnadang MiL-MI-171 HIP helicopter na kukuhaning sana ng AFP noong mga nakaraang mga taon, kung saan lumalabas na ang natitirang budget para sa MI-171 ay ililipat sa pagkuha ng 8 Bell 412 EP-EPX. Ang nasabing panibagong acquisition ay masasabing mas malaki kaysa typical na bilang ng isang squadron ng Pilipinas, kung saan ang normal na bilang ng isang squadron ng bansa ay 12 lamang. Sunod nito, ayon na rin sa Max Defense Philippines, ang T-129 attack helicopters na kamakailan lang ay na-deliver sa bansa na may 6 na piraso ay madaragdagan pa ng panibagong 6 na piraso. At sinasabing ang proseso ay umuusad na, hinihintay na lang ang delivery nito. Pag nagkataon, lumalabas naman na magkakaroon na ang Pilipinas ng kabuuang bilang na isang dosenang T-129 attack helicopter, kung saan malaki ang maitutulong sa pagdepensa at pagtuligsa sa kalaban ng bansa. Sa ngayon, masasabing unti-unti na nga lumalakas ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas dahil na rin sa patuloy na pagbili natin ng makabagong kagamitan pang militar na tulad na nga ng nasabing mga helicopter. Malaki rin ang magiging parte nito sa kabuuang puwersa ng bansa kung saan minsan naring napag-iwanan ng panahon.